So what's up guys, muling may share naman tayo kung paano gumawa ng stun gun. So disclaimer lang po, huwag gagamitin sa mga illegal activity. Ito ay for educational purpose only and do your own risk. At sa mga bata, huwag na huwag ito gagayahin. So ayan guys, so ayan po yung mga materials na ginagamit. Una yung 400 kb power generator, I mean high voltage generator, at saka itong momentary switch and 1865 battery. So ayan guys, so ito yung concept kung paano gumawa ng stun gun. So let's try this. So yan, ikakabit natin ang positive and negative. So mas maganda ito guys, itong 400 kb power generator, kasi pumapalo siya kahit 3.7 volts lang ang ginagamit. So ang iba kasi mga 9 volts. So ito try natin. So ayan guys, so ayan po. So kayo na po bahala gumawa ng casing kung anong gusto nyo. So ito po yung concept kung paano ginagawa yung stun gun. So ang lahat ng mga ito ay nabibili lamang sa online shop like Lazada and Shopee. Basta hanapin nyo lang po itong 400 kV power generator tsaka itong 1865 battery. Kung may recycle kayo, oh much better. Ito naman yung momentary switch. Kung gusto nyo ma-recharge itong battery, gumamit kayo ng charging module. Ayan po. So itong B negative and B positive, doon i-connect sa battery. So ito naman yung output positive and negative. So bali ito yung gagamitin natin magiging output sa ating so itong output magiging input dito sa ating power generator. So kuha guys. So ayan po. So bali ito, itong yellow na wire na papuntang sa switch, bali ano to, negative. So bali dito natin i-connect sa output, sa negative output. Ito namang white, bali i-connect natin dito sa ating output positive. So ang kalabasan nito, so itong battery pwede nating i-charge habang ginagamit natin ito. So pag malubat ito, i-charge lang natin gamit itong charging board. So yun lamang po. So ayan, kayo na po bahala gumawa ng mga sarili nyong casing kung anong gusto nyo. Pero ito po talaga yung pinakamadaling concept kung paano ginagawa ang stun gun. So guys, kung may ano kayo, 8 volts battery o 9 volts, much better. Kung malakas yung battery nyo, mas malakas din yung palo niya. So hindi siya gumagana kasi 3.7 volts lang yung output niya. So bali gawin natin, hindi siya pwede sa panmalayuan. Guys, yun lamang po. Maraming salamat at huwag kalimutan mag-subscribe sa channel. So ang channel na ito ay hindi lamang
sa mga DIY electronics, lahat po na may explore, like survival, hiking, bushcraft, anything na matutunan natin dito sa channel na ito. So yun lamang po, maraming salamat.